Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated features na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito, kaya walang mga anime features na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime features na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League Chapter 95. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y dalawang crucial steel nga ang naisagawa nitong Sakuragi. At dahil dito nga'y naibaba nga ang kalamangan sa isa at isang minuto at 10 segundo na nga lang ang natitira sa oras. Kaya naman dito nga'y napilitang ang sunugin ni Coach Big ang kanyang huling timeout. Kaya naman dito nga'y dali-dali nga siyang nagsalita. Dream Academy, ayos lang kahit yun ang nangyari. Ang importante ay lamang pa rin tayo ng isa. Tandaan nyo sa atin ang posisyon at huling 1 minuto at huling 10 segundo na nga lang ang laro. Ang kailangan lang natin dito ay gumawa ng maayos na puntos at mag-play ng maayos na defense at sigurado panalo tayo dito. Huwag kayong panghihinaan ng loob, huwag kayong magalala. Kahit nagkandaleche-leche at nag-error pa tayo, hindi ko kayo papagalitan para hindi kayo mawalan ng kumpiyansa sa inyong mga sarili. Bagkus, ang tanging gusto ko lamang ay tuparin nyo ang aking isang hinihiling. Ang maayos na depensa at isang maayos na opensa, yan lamang ang gawin nyo. 2 points o 3 points man, sigurado sa atin na ang bintahe pag nakapuntos kayo sa posisyon na to basta. Sunugin nyo ang oras, tumira kayo pag napalipas na ang 15 seconds sa inyong shot clock. Upang sa ganun, mabitin sila sa oras. Nakuha nyo, wika nitong si Coach Big. Samantalang, itong si Aikiko Aikawa ay nagwika. Tama, tama ka Coach Big. Sunugin natin ang oras upang mabitin sila. At hayaan nyo, sisiguraduhin ko ang puntos na to. Hinding-hindi ako magpapariwara. Dream Academy, sa atin ang larong ito. Tandaan nyo, sa atin ang unang panalo. Wika nga nitong si Aikiko Aikawa. Samantalang, sa panig naman ng pula, sa panig ng Shuhoku, ay sinalubong nga sila nitong si Kogore at Ayako. Nice one! Napahusay ng steal na ginawa mo sa Uragi na bago tuloy ang takbo ng laro. Napakahusay nun at dahil dyan, lamang na lang sila ng isa. Ang alim na kalamangan nila ay tila ba naglaho na parang bula. Mahusay, napakahusay naman nun. Wika nitong si Kogore. Ngunit itong si Ayako ay nagwika na merong paglulumbay. Maayos ang pinakita mo sa Kuragi. Isang back-to-back steal at si Lambda para dito kay Rukawa. At credits na rin para sa tres ni Mitsui. Ngunit tandaan nyo, 1 minuto at 10 segundo na nga lang ang natitira sa oras at sila pa ang lamang. Kaya ang kailangan natin dito ay gumawa ng isang maayos na depensa upang mapigilan sila. Pag nakapunto sila dyan, panigurado, tapos, tapos ang laban. Wika nga nitong si Ayako.
Samantalang dito'y nagsalita nga itong si Coach Ansay. Sakuragi, Miyagi, Mitsui, Akagi, Rokawa, pakinig kayo. Ang tanging gawin nyo lamang dito ay isang plano. Diba sinabi ko na sa inyo to ng paulit-ulit? Kung ang ano naman ang depensa na ipakita natin ay dapat masigitan pa natin. Ang depensa ang pinapakita natin kanina ay hindi na yun uubra. Kaya gusto ko, times 10. Times 10 na sobrang kirot ang depensa na ipakita natin. Sige na, pumasok na kayo. Gumawa lang kayo ng maayos na depensa sa atin ito. Wika nitong si Coach Ansay. At dito nga'y bigla ang nagkumpul-kumpul ang lahat. At itong si Akagi ay nagwika. Shoko, tara na! Laruin natin ang maayos na depensa! Shoko! Tara na, talunin yung mga yan! Wika nitong si Akagi dito'y papasok na nga silang lahat sa court. At huling 1 minuto 10 segundo na nga lang ang natitira sa oras. Kaya naman dito nga'y hawak-hawak na nga nitong si Aikiko ay kawa ang bola. At dito'y nagsisigawan nga ang mga tagahanga nila. Sige, Aikiko ay kawa, puntusan mo sila. Pag nakapuntos ka dyan, panigurado sa 6 ang unang W sa larong ito. Sigawan ng mga tagahanga nila. Samantalang dito ngay, nagsisigawan nga rin ang mga kaibigan ni Sakuragi. Ang sinisigaw naman ay defense! 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 Sige, galingan yung dumepensa! Sigawan ng mga kaibigan at tagahanga nila. Samantalang dito'y itong si Aikiko ay kawa nga ang siyang nagtitimon ng bola para sa kanilang opensa. At dito'y seryosong seryoso na nga siya. At hindi na nga siya nagsasayang pa ng oras. At dali-daling isang atake nga ang kanyang ginawa sa loob. Samantalang itong si Rokawa ay sinasabayan naman siya. At sobrang napakagandang duelo nga ang nagaganap sa pagitan ng dalawang ace ng biglang. Isang clutch nga ang ginawa nitong si Aikiko Aikawa ng isang solid nga na behind the back at tulak sa tagiliran ang kanyang ginawa. Kaya naman dito'y nagkaroon nga ng isang espasyo. At dito'y dali-dali nga siyang pumukol ng isang jump shot. At dito'y bang! Pasok nga ang jump shot nitong si Aikiko Aikawa para itaas ang kalamangan sa 3. At dito'y 52 seconds na nga lang ang natitira sa oras. Kaya naman dito'y napasigaw nga itong si Buzzer. Ayun o, nice one Aikiko! Pumasok ang isang crucial na tira. Ngayon, natapos na natin ang unang yugto ngayon. Gagawin naman natin ang pangalawang yugto. Ang gumawa ng maayos depensa. Napakahusay Aikiko. Isang clutch ang tumapos sa laro. Wika nga nitong si Buzzer samantalang dito ngay. Mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Rokawa ang bola. At dito'y nagtitimon nga siya ng maayos sabay isang wika ang kanyang binanggit. Sabay nagkuwikang, Shoko, pay attention, sa atin ang panalo. Wika nitong si Rokawa na sobrang kumpiyansa nga sa kanyang sarili. At dito'y dali-dali nga rin niyang inatake ang depensa nitong si Aikiko Aikawa sabay nagwikang, igigisa kita sa sarili mong mantika, papakainin kita sa sarili mong luto. Wika nitong si Rokawa sabay. Isang behind the back nga rin ang kanyang ginawa sabay pitik dito sa giliran nitong si Aikiko Aikawa. At ginaya nga niya ang galaw nito. Kaya naman itong si Ayako ay napansin nga ito. Nako, mukhang ginisa ni Rokawa itong si Aikiko Aikawa, sarili niyang mantika. Ang galaw nitong Aikiko sa isang clutch ay ginaya ni Rokawa, ngunit dito'y mas napaganda pa ata. Mukhang isang tres ang papakawalan nitong si Rokawa. Wika nitong si Ayako. At dito'y isang step back tres nga ang kanyang ginawa sabay pukuli nga ng isang 3 points. At dito nga ay bang! Pasok ang tres ni Rokawa.
At dito'y naitabla na nga ang score, all 104. At dito nga'y konti na nga lang ang natitira sa oras. 32 seconds na nga lang ang natitira sa oras at tabla na nga ang score. Sino kaya ang mananaig? Abangan natin sa susunod na bahagi. Yo mga idol, please subscribe to this channel, ABG Vlog Official. Salamat mga idol, keep safe.